Hello everyone, my name is Lydie at welcome po ulit sa video ko. So, ang IATF ay nagbigay ng directive na ang One Health Pass ay officially papalitan ng electronic travel o yung tinatawag natin na e-travel. So, meron na po silang bagong website pero upon searching sa Google, hindi po siya masyadong nasa-search. Kaya ilalagay ko na lang yung link ng website nila sa description ng video na ito. So simulan po natin ang ating tutorial. So dito makikita ninyo meron pong Philippine passport holder at merong foreign passport holder. Kayo na po ang bahala kung alin ang gagamitin nyo dyan. Siyempre, kung kayo ay Philippine passport holder ang inyong ikiklik. Pagkatapos, dito sa baba, transportation type, it's either air or sea. So dahil ang ating sasakyan ay eroplano, so ang ilalagay natin ay eroplano. Pero kung barko ang sasakyan ninyo, kagaya ng mga seaman, ang ilalagay po ninyo ay sea. I-click natin ang air. Tapos dito, date of arrival. Kailan tayo dadating sa Pilipinas? So unahin po natin na ang month, and then ang day, at syempre ang year. So dito sa pag-build up po ng e-travel, kinakailangan ninyong mag-build up at least 72 hours bago ang inyong flight. At siguraduhin po ninyo na kayo ay nakapag-build up nito bago kayo lumipad dahil ito po ay hinahanap sa atin sa airport para hindi na kayo hassle pagdating doon. Saka kayo mag-build up, mahina pa naman yung wifi sa atin. So ituloy po natin ang tutorial. Dito, ilagay po ninyo ang inyong email address. Huwag po kayong magkakamali dahil syempre, magbibigay po sila sa inyo ng confirmation email or mag-isasend nila sa email na kayo ay nag-apply na ng e-travel. Ayan, ilagay natin. Pagkatapos, i-re-confirm nyo siya dito sa baba, enter your email. So, ang gagawin ko, ika-copy-paste ko na lang siya para mas madali. Ayan, so na-copy-paste natin. Pagkatapos, i-click ninyo itong I have read and agree tab. May lalabas dyan. Ayan. Basahin ninyong mabuti. And then, pag nabasa po ninyo, i-click po ninyo yung yes, I agree. Bago po ninyo i-click ang continue, make sure na i-double check ninyo ang lahat ng information na nakalagay dito para hindi kayo pabalik-balik. I-click ang continue. Nandito na po tayo sa step 1 of 5, personal profile. So dito makikita ninyo yung inyong first name. Ilagay po ninyo ang inyong first name. Tapos dito, middle name. Ang middle name po ay optional. Pupwede ninyong lagyan, pupwedeng hindi. So hindi ko nalalagyan, ang ilalagay ko na yung aking last name. Pagkatapos dito, sa suffix, kung kayo ay merong junior, senior, the second, the third, the fourth, kung ano man yan, iyon po ang piliin ninyo at i-click. Tapos, passport number. Huwag nyo pong kalilimutan na i-double check ang inyong passport number kasi pag kayo ay nagkamali, pauulitin nila kayo. Ayan siya. Tapos, sex o yung tinatawag natin na gender. Kung kayo ay female, kung kayo ay male. Tapos, date of birth. Unang-una ulit ang month. Ayan siya. And then, day. And then, yung inyong year. Ayan. Tapos, i-click nyo siya. Citizenship. Kung kayo ay Filipino citizenship or kung nakapag-acquired na kayo ng ibang citizen sa ibang bansa, yun po yung gamitin ninyo. So, ako ay Filipino, Filipino citizen. Country of birth, syempre Philippines. Kung kayo ay pinanganak sa ibang bansa, yun ang ilagay ninyo. Occupation, kung ano yung trabaho ninyo. So, ayan siya. Mamili lang kayo dito. Scroll down nyo lang. Kung kayo ay housewife, housewife lang yung ilagay ninyo. Kung kayo ay seaman, seaman. Kung kayo ay student, student. Kung kayo ay worker or laborer, yun po ang i-click nyo kagaya ng aking ginawa. Tapos, ayan po yung contact number. Huwag nyo pong kalilimutan. Yan po yung contact number. And then, kagaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit, i-double check nyo po ang mga information na inyong inilalagay bago ninyo i-click ang next. Ayan siya. Tapos dito, permanent country of residence. So, kung saang permanente na kayo nakatira, syempre Philippines, so Philippines yung ilalagay natin. Tapos,
region, kung anong region tayo sa Pilipinas, piliin nyo lang dito. Ako ay Region 4A, Calabarzon, and then Cavite Province, Municipality of Tansa. Asan na yun? Ayan. Tapos, barangay. Ayan siya. Tapos, house building. Ayan. Tapos, i-double check nyo po ulit ang inyong country of residence, yung information. Dito sa address line 2, wala kasi akong ilalagay dito, kaya nilagyan ko na lang yan. Pero testingin natin kung papaano kapag hindi natin nilagyan, kasi wala namang address line 2. So, nag-continue siya. So, doon sa address line 2, kung wala namang kang ilalagay, i-leave it there, hayaan nyo lang siya, walang nakasulat. Tapos dito, nakalagay ay travel details, Philippine arrival via air. So, dahil aeroplano po ang ating sasakyan, iyan po yung makikita ninyo. So, dahil nag-filled up tayo kanina ng date of arrival sa Pilipinas, nandyan na siya automatic. So, country of origin, tayo ay manggagaling sa South Korea. Yun po ang ating ilalagay. Ayan siya. Korea Republic of, and then, are you an overseas Filipino worker? Kung kayo daw po ba, ay OFW. So, kung kayo ay OFW, ang ilagay nyo po ay yes. Tapos dito, makikita ninyo, pag ang kinlik ninyo dito ay yes, makikita ninyo, OFW classification. Ang nakalagay dyan ay land-based or sea-based. Ang sea-based, usually yung mga nagtatrabaho sa barko. Yung land-based, yung mga nagtatrabaho sa mga company or sa mga kasambahay, yung mga ganon, hindi sa tubig. So, halimbawa, kung kayo ay land-based po ang i-click ninyo. Pero, kung kayo po ay hindi OFW, ang checkan nyo po ay ang no. So, mawawala po yung isang kinlik natin kanina na OFW classification. So, i-click natin yung no, nawala yung OFW classification, diretso na sa purpose of travel. So, ilagay natin yung purpose of travel. Ano po ba ang reason ninyo? Bakit kayo pupunta ng Pilipinas po? Pwedeng pleasure, holiday vacation, pilgrimage, returning residence, much better. Kasi yun ang ilalagay ko, returning residence. Tapos, yung flight number. Kung anong flight number, PNR number ang inyong sasakyan. So, ang sasakyan ko ay P412. Ayaw niya mag-search kasi siguro kasi kailangan naka-caps lock. Ayan siya. But ayaw. Wait lang. I-double check ko yung airline. Kung anong airline yon, kasi nakalimutan ko na. Ayan siya. P419. So, iyan po yung ano. Bakit hindi siya nalabas? Hanapin na lang dito. Kung ayaw niya lumabas sa pagtatype, i-scroll down nyo lang siya para makita ninyo. P. So, ayan siya. Tapos, pag nilagay ninyo yung inyong flight number, automatic lalabas din po ang name ng airlines dito. Lalabas siya dyan, Philippine Airlines. Pagkatapos, seat bed number optional. Ito po ay kung meron lang kayong seat assignment, po pwede yung ilagay. Pero kung wala naman, hayaan nyo lang kasi hindi naman siya required. Tapos, airport of arrival. So, kung saang airport po kayo bababa, iyon po ang inyong ilalagay. So, halimbawa, kayo ay dadating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Hanapin natin ang Ninoy Aquino. Ayan siya. Iyan po yung inyong ilagay. So, ganyan siya. Tapos, traveler type, aircraft passenger, flight crew. So, tayo ay pasahero, kaya air flight passenger. At ayan, na-filled up pa natin, pero kagaya ng sinasabi ko lagi, i-double check po ninyo ang information bago ninyo i-click ang next. Ayan na siya, i-click natin ang next kasi tama naman. Nandito na tayo sa step 4 of 5, health declaration. So dito tinatanong niya, COVID-19 vaccination first, dosage. Kung kayo po ba ay vaccinated. So kung kayo ay vaccinated, ilalagay po natin ang date. Siyempre, una ang month, and then day, and then ang year. Ayan siya.
Ayan siya. Pagkatapos dito, pipiliin ninyo kung ano ang klase ng vaccine na meron kayo. Ako ay Pfizer, so ayan ang Pfizer. So dito, magkakaroon kayo ng pagbabago. Vaccinated for second dose. Ang ibig sabihin, tinatanong niya kung kayo po ba ay vaccinated ng second dose. Kapag ang chinek po ninyo, kagaya ng nakikita nyo dito, ay yes, ganyan na ang lalabas. Itatanong niya sa inyo yung date, kung kailan, at kung ano ang inyong vaccine. Pero kapag ang nilagay ninyo ay no, tatanungin niya kayo, do you have a negative antigen test taken within 24 hours bago ang inyong flight? So ang ibig sabihin po nito, na kung ang inyong vaccine ay first dose lamang, kayo po ay ire-required nila ng antigen test 24 hours bago ang inyong flight. So kinakailangan, kung kayo ay walang second dose ng vaccine, make sure na kayo po ay mayroong antigen test. So may magtatanong, papaano kung ang vaccine ay Johnson & Johnson. So kapag po ang inyong vaccine ay Johnson & Johnson, yung Janssen, ayan siya, i-click natin to, hindi po kayo hihinga ng second dose or ng vaccine sa ng PCR test or ng negative antigen test. Kasi ang Johnson & Johnson or yung Janssen COVID-19 vaccine ay isang dose lamang po siya. Dahil ang aking pinili ay BioNTech, Pfizer, so nagtatanong siya ng vaccine for second dose. Kung ako ay walang vaccine ng second dose, kinakailangan kong magpa-antigen test 24 hours prior ang flight. So dahil ako ay vaccinated, ilalagay lang natin kung kailan ba nagpa-vaccine. Una ang month, at pagkatapos ay ang day, at pagkatapos ay ang year. Ayan siya. Pagkatapos, yung name ng vaccine ulit, syempre kinakailangan ninyong ilagay. Tapos dito, country, work, visited, and transited in the last 30 days. Saan bansa kayo galing for the last 30 days, yung huling 30 days ninyo? So, tayo ay galing lang sa Korea. So, Korea lang ang ating ilalagay. Kung kayo ay may ibang bansa pa na pinuntahan, kinakailangan nyo po siyang ilagay, i-click nyo lang itong add. Tapos dito, history of exposure to unknown, probable, and confirmed COVID-19 case. Ang ilagay, click nyo lang dyan, no. Tapos kung kayo ba ay, have you been sick in the past 30 days? Kayo ba ay nagkasakit? Ilagay nyo lang, no. At syempre, i-check ninyo kung tama po ang lahat ng information na inyong inilagay. And then, i-click nyo yung next. Eto na yung step 5 of 5, ang ibig sabihin, summary ng inyong profile sa pag-a-apply sa e-travel. So kung kayo po sa pag-check ninyo na ganyan, ay may nakita kayo na inconsistent or maling spelling or maling input, i-click nyo lang po yung parang ballpen dito sa gilid, iyan po ay ma-e-edit ninyo. Kung wala naman, tama lahat ng information na inyong inilagay, i-click nyo lang po itong submit. Ayan siya. At syempre, ayan na po. Congratulations! Your e-travel QR code is here. Ayan na siya. Tapos, pwede nyo pong i-download ang QR code as image. Ayan siya. I-click natin. At eto siya. Ayan. So, ganyan na po ang itsura ng QR code ng Pilipinas sa e-travel kung kayo po ay uuwi, magbabakasyon, or mag-i-stay na for good. Sana po ay malinaw ang aking pagpapaliwanag at ang aking tutorial. Maraming salamat. See you po sa susunod kong video. Bye-bye!